mga storya ng dalusaan. Check natin kung ano yung meron sa pyesa niya ngayon dito. Magandang storya to. Ikaw bantay dito, Tol. Nga pala si Pasaway, Temple Street 13. Ito nga pala yung storya ng mga tattoo ko. Galing ako Muntinlupa, wala akong katatoo-tatoo noong nakulong ako. Ang hirap ng buhay ron. Grabe yung naranasan ko ron. Pag wala ang dalaw, gutom ka ron. Kaya nagpapatatoo ng mga pangalan ng preso ron para lang bayaran nila ako. Lumandaan. Sila na bahala magbayad sa artist. Para lang meron akong pangkain doon. Kasi 5 years ako lang naulong sa may Kamsang Pagita, Muntinlupa Medium. Matatandang Sputnik, nagtatattoo sa akin yan. Mano-mano. Ay, Joseph Mosso. Nausap ko siya, sabi ko, patatoo ko pangalan niya. Art style, OG to ng Temple Street, dito sa Mandaluyong. One click, OG namin, Dirty South Mandaluyong. Godfather, baga siya yung tumatay yung ama. Sa mga kabataan na Temple Street. Tutos company ko, Omerta, baga walang nakikita, walang naririnig, walang nagsasalita. Ito pinamasaid ko yung tattoo eh. Ito nag-viral sa Facebook. Talaga. Gusto ko lang talaga magpatatoo. Bakit ka, Tol, nagpatatoo sa mukha? Kasi parang hinaharap ko rin tattoo eh. Ganun na rin eh. Nausgaan na ako ng ibang tao. Alam nila lahat na may tattoo masama. Hindi nila alam. Kami nga may tattoo eh. Baka kami yung gumagawa na mabuti. Minsan pag sumasakay ako ng jeep, niiwasan ako ng ano. Archibald. Dito na yan, Temple Street. Binayaran din ako. Parang yung kulagawa ko sa kulungan, ginagawa ko na rin sa laya. Temple Street, TST. Mga di kaya ng TST, gumagawa pa ng kabutihan. Meron din kami ng community service, feeding program, may nasusunugan, tinutulungan yung nadikay ng Temple Street. 1923, 100 years na ang Temple Street. Emar Domingo. Pagka Mandaluyong, nakasama ko sa Muntinlupa. Kapagdala ng kapatid niya, ako lagi kaya tawag, kalugar! Kalugar, tara, kain tayo. Mahinga na ba? Pagpuntaan ako, Zelda. Okay. Ganun, nagtutulungan pag pagkaalugar. Puray Rosette, GI ng ano, Muntinlupa, Genuine Ilocano, ayun yung mga matatapang na Ilocano. May ibang pangkat yan, Pinold Cuareso, MVIP. Tapos naging kasalo ko siya. Pag kumakain kami, pinapadalan din siya. Yung may-ari ng Banang, sino yung paraon sa San Juan? Nakulong dun. Pinapakain din ako. Kahit nung lumaya yan, pinapadalan din ako. Ernie Fernandez, BCJ, big time. O, pinatatuo rin. Siyempre, sa medyo, sambayan ng Ameron, gada isang Zelda, halo-halong pangkat Cameron. Ganun hirap dun. Kaya di mo masasabi ko sino titira sa'yo rin. Sino papatay sa'yo pag nagkaroon ng gulo. Bong Celestino, Batang Makati, Jean Paul. Nung kulang sa Muntinlupa, mga Sputnik. Sputnik number one. Yan, puro commander. Natatuo ko. Sila Tony Serrano, JR Mastaplan, at saka Mata, Joel Capones. Ito yung ano, Supremo. Supremo ng Muntinlupa. Ang ama lang pangkat. Sputnik number one. Sherwin Salazar. Bastonero sa San Juan City Jail. Bantay Pinto. Kami rin mga galing na artist doon. Ito, impacto to, ang tawag sa kulungan. Tatoy Turingan, nagmayor. Napuno na rin to sa One City Jail. Pungo. Medusa. Maraming talentado rin na nakakulong doon. Ilala yung pamumuhay nila ron. Doon din sila nagkaapera sa pagtatato. Paano yung proseso ng pagtatato sa loob? Puro karayom eh. Ano malo, 24 eh. Tatalian. Tapos ang ink mo ron, agiw. Lalagyan lang ng sabon. Agiw? Oo, agiw. Yung mga alikabok, minsan papausukin yung titim ng kaldero, taas kasi lalagyan ng sabon yung haluin yung ink na yun. Ito, gato kakalabas ano, kaya yung ink niya sabog. At yung mga ano dyan, oh, tusok-tusok niya, no? Yan, sakit. Pangalan ng mga nakakulong dun. Mga big time, dun ako kumuha ng panggasos ko, araw-araw pagkain. Yung big time, 1,000. Hindi ko agad ng pagkain yun. Pansit Canton. Para pag nagutom ako sa madaling araw, meron ako kakainin. Pagkain doon, di mo makakain, walang lasa. Kaya mas masarap pag may dalaw ka talaga kasi na makakain ka na masarap. Lahat ng tao rin, puro payat na. Ang buhay rin. Alas 5 na madaling araw, pateng-teng, bilangan. Pila-pila na kami rin. Pagdating na umaga, sahod ng rancho, kalister, yung lalagyan, patakalang kakanin, kasalo na yung ulam rin. Walang lasa yung pagkain. Eh, baro, nagre-retoke. Retoke yun. Ambagan, yar, tatlo kami. Tatlo tayo. Oh. Bawang ka, mantika ka, magic sarap ako. Lulutuin uli sa ano? Magkaroon ng lasa. Para magkaroon ng lasa. Pag oras ng bilangan, pag tumugtog yung batengteng, tatakbo na akong selda kasi bawal pa uli-uli rin, paparusahan na empleyado. Minsan, papakating ka sa areas, tatlong oras. Bawal ka umihi, bawal ka buwaba rin. Angang pa si papa mo. Pag, safekeeping na kasi ako eh, nung nadala ako. Mga dalawang taon na lang bubunuhin ko. Hindi na ako naglalabas ng selda. Inabot ko pa nga riot doon eh. GI Sputnik.
Doon kami sinundo. Eh, isang selda kami. Halo-halo kami. Halos lahat ng pangkat andun. BSN, GI, Commando, BCJ, Batman, Happy Go, Batang Muslim. Susunduin kayo ng asintado. Veteranong mga kaibod na ano. Papasok ng selda yun. Sinisputik dyan, taas kamay. Ame, kosa. O tayo, tara, dadaling kami ngayon nun, Pondoan. Pinakabahay ng Sputnik. Isisave nila kami ron habang nagkaaroon ng gulo. Yung Pondoan na yun, bawal pasukin yun. Para sila nagpatiwaal doon, eh, libo yung Sputnik na nasa Pondoan. Patayan doon. Si iba nadadamay, kawawa, pinakamatanda, nasasaksak sa likod. 2022, lumaya ako. Ito lang, bago lang. Ano yung pairamdam mo nung mga araw na malapit ka ng lumaya? Ayun ang masarap. Pinaging pa ako eh. Wrestling dyan Santa Maria. Ready mo na gamit mo. Laya ka na. Pakbo agad ako. Ligo-ligo. Win ako. Laya na ako eh. Tuwa-tuwa na ako eh. Ligal akong pamasahin ng mayor. Sabi ko, Osa, laya na ako. Ingat kayo. Ingat ka. Laya ka na. Huwag ka lang gagawa ka taranta doon. Hindi ka na para bumalik pa. Ramdam mo yun. Basket bagong taon. Ang lungkot mo. Hindi ka tinalo ng pamilya mo. Tropa mo, nagsasayaan sa labas. Ikaw, malungkot ka. Hindi ka man lang nila naisip na dalawin o padalan. Diba, diadalaw, pinapaabutan. Doon ako minsan lalo na lalulungkot pag mga diadalaw sila. Kasi, iba, diadalaw sila ng asawa, wala asawa kayo anak. Ah. O kasi, totoo silang nung nakulong ako, may asawa at anak ako. 14 ka? 5 years old anak ko. Dalawang beses lang ata ako dinalaw. Dalawang beses lang ako dinalaw. Sabi, hindi niya na ako dinalaw. Ah. Kaya pala pag dumadalaw sa akin, lagi lang naka-makeup, may lipstick, yung pala may... Pinaporma na pala sa laya. Yun, di na ako dinalo. Ngayon, 10 years old na yung anak ko, malaki na. Tol, ito, no? Kamusta yung buhay mo dito ngayon sa laya? Ito, okay. Gawagawa ng kabutihan. Di na para gumawa pa ng kasamaan. Mas masarap kumatas, eh. Sarap kumain ng... Sarap kumain. Pag galing yung pera mo sa parehas. Liar, spotter, tagataya ka lang. Spotter, bantay neto. Okay naman na yung buhay ko. Eh, mga gulo. Oo. Yan, para di na ako para maisali dyan, hindi naman na tayo bata na ano na eh. Gulo na yan sa mga bata lang yan. Tapos sa tayo dyan eh. Ay, hindi ako natotoo na. Galing doon sa kulungan. Alam mo, Tol, ang sarap makinig sa mga story. Kasi doon mo talaga iintindihan. Iintindihan kung ano yung mga story ng mga tattoo mo. Ah. Subukan nyo ilagay yung sitwasyon nyo sa taong na may tattoo. Para malaman nyo yung nararamdaman nyo. Yung anak ko, tatay mo, naging ganito, puro tattoo. Nadala ako ng buryong sa kulungan. Hindi ko naman ginusto to eh. Hindi ko naman para pabayaan sarili ko rin doon. Oh, magsisisi ka pero hindi ko pinagsisisihan eh. Wala, ito yung naging buhay ko sa munding lupa. But eto, naalaya na ako. Safe na. Sabado Linggo, nasa akin ka naman na palagi. Ingat ka palagi, mag-aral mabuti. Storya ng tattoo sa kalye.